sa dalawang binasa sa mananakasulatan, parating may banta sa nagpapahayag ng mabuting balita ng katuwiran ng Diyos. Sa una, sabi pa, dapat patayin ang taong ito. Nakasasagasa kasi. Nakasasagasa. Doon ka ating tunay na namamahala. Sa ikaalwang binasa, mula naman sa Ebanghelyo, mayroon din ang sinabi. Gustong ipapatay. Lamang may takot. Takot saan? Takot baka ito ang problema? Si Juan. Nanaig ang pagmamataas. Nanaig ang pagkasarili at natalo ang katuluran. Sa nandaan, patahin ang tao. Pagtatanas ang tao, masyadong mataas ang palagay sa sarili. Malaking ang iniilat ng pangalan at ang iba, malaking ang iniilat ang yaman. Wala ang magagawa ang katuluran. Bahagi ito na maging matuwi. Magtiis ka. Ito ang nangyayari ngayon dito sa sangkatauhan. Di ba ninyo namamanyan? Sobra ang kalupitan. Sobrang-sobra ang kalupitan. Umaagos ang dugo. Hindi lamang sa sarang-sangan, sa sagasaan, sa malaking tampuhan ng truck. 54 ang patay sa loob ng 10 minutes. Hindi lang bumpa. Ang bumpa lalong madami. Abay, nagbibisi at siyang pare, kinakulang pa lang, ginilig ka ng loob. Anong nangyari niya? Isang katawagan, isang libya, what is happening? The same as in the time of Jesus. Matuwid ka, magtiis ka. Kaya may mga tao, nakakaunawa. May mga taong alam ang panaginan at habang natitiis, sa pagpipiis ay nanamara. Hindi nagagalit. At yan ang paraan sa Jesus. Yan ang paraan sa Jesus. Hindi nalalaman. Ama, mangmang ang marami, unawain mo sila. Hindi ko sa Jesus. Walang galit sa sandali na nagpipiis. Ama, pakiramay. Mangmang na mangmang. At ito ang gano'n natin week na yun. Ating turuan, ating bigyan ng liwanag ang mga. Napakarunong ng Diyos na bago palitin ng tao, handa na ang entablado ng buhay. May init ng araw, may tubig, galing sa taas, may good, may tuwid na nasa baba. Nagbibiparan ay papamilya, mga ibon. At may malaking imong gagalangalan dito natin makakain. Pinagtutubo ang halaman. Garden, pagkabaligiran. May amin. Sabi ng Diyos, handa na. Hanggang handa na ako para nagkain sa isang katulad ko. Masabi, lalagunin ko ang sangkatauhan sa aking larangan. Everything is worth it. We will make humans the humans in life. At sa simula niya nga, yung lumangat at ang tao'y natutuwa sa kapaligiran, maraming na di-discovery, natutuklasan, aba, ay masarap pala magsarili.
cuidaron su vida. Y vida no empuja a dejar, pero bueno, están pasando eso. También hay que hacer la enseñanza. Alcanza para un autor, sabe, por Francis, de esa reina de la figura de Purina, que no entró en hoy, sabe, ya. Patayin natin siya. Ay, ang taong pumatay sa kanyang sarili. Lalo po, tapusin yung tiyasabi ng mundo. Kaya po magkakasay. Marami namin sabi siya. Tayo ay umalit sa mga taga DENR. Marami sa sabi siya na katulang sa mundo siya. Kula sa mundo siya. Taga DENR ka? Sabi mo na. Pag-isabi sa inyong hari na ito, yung sekretary. Baka hindi kayo maniwala. I am a licensed forester. Lisensyado at pinayagan ako maging forester. Nung ako niya sa kabutihan, ang nag-appoint sa akin ay si Secretary Fulgencio Factorang Jr. Nung panahon kami hinap-hinap sa kabukiran, walang matawagan. Walang mapag-tanimri, walang patuloy. Bukid na bukid, kaya tawagin ang ito ang destino. Bukid nun. Sa bukid, mabigis ang tono. At siguro, hindi ako sigurado ha, marahin. Yung siguro ko yung marahil. Yung damang Diyos ay sisya ko pinuan sa buong Beijing ang merong pare at obispo na forester. Lahat kong pare doon, no kami nagigirap. Lahat po sila. Yes, all of our priests and deacons at that time in 1980s were all foresters appointed by Secretary of the DNR, Fulgencio Factorang. Wala ho yata. Baka po na wala ko, wala. Wala yata ang Diyosisi sa buong bibig niya yung talaga. Hindi lang yun. Ang Diyosisi sa buong bibig ang nagpahinto na iligay natin. At dideklarehan ng DNR sa Tarefactoran. Hanggang sa kalbunigyan, nakapitulutan to arrest, confiscate, assess, and prohibit the inbound the vehicle transporting blacks. Mga pari na lang. Pero hindi na balita sa kanya. Siyempre, nasa gubit na kami. We were nobodies at that time. At kung sinasabing hinto, this was in the 80s, maniwala kayo. Ito, another, hindi pa niniwala ka. Ito, sinasabi namin sa mga tao. Imagine kung sinasabi dito, yung pagkakas na kuwala. Dati, sabi namin, every drop of water is numbered. Pala niya, sirang puro namin. Bawat patak na mulan, bawat patak sa diri ko, ha? Ah, bakit yung plasyon sa tubig, may number niya, it's limited. Hanggang sinabi namin na 98, dadating ang panahon, babayaran ninyo ang inyong iniinom. Sabi kami, sira ang ulo. The 1990s, lumabas ang bottle of water. Hindi pa may